Hi! Kumusta po? Ito po si Marlette, ang Queen Eyebags. Ayan, baka nagtataka po kayo bakit wala akong ngipin. Yes, yes. Dahil po sa video kong ito, ay gusto kong i-share ngayon about sa pagkakaiba ng acrylic denture at ng cobalt chrome denture. Ayon. Dahil ang cobalt chrome ito ay ang gamit ko, kaya gusto kong i-share sa inyo kung ano ang kagandahan nito. O baka naman yung iba dyan na iniisip, wala na akong ma-content, kaya pati ito ginagawa ko. No, no, no. Kasi ito pong si Queen Eyebags, ay gusto pong i-share kung ano po yung magagandang bagay. Kahit pagkain man yan, lugar, or personal things, na sa kung alam ko po ay na dapat i-share. Para po, kung wala mang idea, eh magka-idea po tayo, di po ba? Ayon. Ayun, at kaya rin naman po naisipan ko na i-share ang tungkol dito dahil marami akong kaibigan at mga kakilala na pustiso. Ayun. Kaya naisipan ko na baka magka-idea sila, at least next time baka magustuhan rin nila, ganun. Ayun. Ito po yung cobalt chrome. Isa light metal alloy cobalt chrome. Ayan. Ito po ay napaka-nipis. Manipis lang siya, at ang nipis niya ay 1.8 mm lang siya. Ayun. Compare po dun sa acrylic lang, ayun, makapal. Tapos, ito, kapag ito ang gamit, mas may lasa yung pagkain na kinakain. Kung maanghang or mainit, ayun, ramdam agad ng bibig natin. Ayun. Ang kagandahan po nito, kapag suot siya, fit talaga siya. Kaya, hindi ka magwo-worry na baka tumalsik, ganun. Ayun, at saka kapag kumakain ka, kapag nag-bite ka, kahit medyo matigas yung pagkagat mo, ayun, hindi ka magwo-worry kasi nga matibay siya. Ayan, dahil sa nipis nito, kapag suot mo siya, you feel very light lang, very light. Kasi yun nga, manipis, hindi siya bulky. Compare dun sa acrylic. Tinanong ko yung doktor, sabi ko hanggang kailan pwedeng magamit ito. Sabi ng doktor, tumatagal yan, mga 10 years o 10 years plus, hanggat hindi na bibreak yung metal. Ayun. Kaya maganda siya. Kasi nung ang gamit ko yung acrylic lang, yung ganito lang siya. Yan yung kulay pink. Yon. Mga 4 years yun, pinakamatagal ko na gamit. Ayun, yung last po na gamit ko bago itong cobalt chrome denture, yun nga, acrylic siya. 2 years lang, 2 years ko na gamit. Tapos, kasi minsan na napapakagat ako ng matigas, nakakalimutan ko pustiso ako. Ayun, nag-crack. Tapos, pinarepair ko siya after 1 month, nag-crack na naman. Sabi ko, bakit ganito? Tapos, pumunta ako, may bagong nagbukas dito na clinic sa malapit sa amin. Tapos, sinuggest niya, sabi niya, kung ipaparepair mo, baka masira na naman. Kasi itong gamit mo na denture, ito yung economic, ano yan, economic ka, yung pinaka-mura ba, ganun. Hindi ko kasi alam. Akala ko kasi dati, ang denture, sa kulay lang nagkakaiba. Kung ano yung kulay na gusto mo, yung mas maputi, yung medyo madilaw, or yung kagaya ng ngipin mo, kung anong kulay, ganun. Akala ko ganun lang. Yung pala, may tatlong uri. Yun yung acrylic denture, may flexible, yun yung medyo matibay din. Tapos ito yung pinakamatibay, ito nga yung cobalt chrome. Tapos edi ito, ang disadvantage lang ito, medyo mahal siya. Ayun, pero kahit mahal siya, kung tumatagal naman at mas matibay, bakit hindi, 'di ba? Ayun, at saka mas magandang gamitin. Ayun. Kaya sabi ko sa doktor, pinag-isipan ko, tapos sabi ko, sige, magpapagawa na lang po ako ng bago. Tapos ito nga yung pinaliwanag ng doktor kung ano yung kagandahan nito, ganyan. Tapos ang disadvantage pa nito, matagal gawin. Sabi ko, sige, okay lang kasi nasa bahay lang rin naman ako. Tsaka nagmamas naman tayo ngayon, eh, diba? Kaya kahit walang ngipin muna. Ayun. Ayun. Ayun, at hindi naman ako nagkamali sa decision ko na ito yung ipagawa ko. Ayan, pakita ko po sa inyo, ganyan siya. Sabi nung doktor, bibihira lang ang gumagawa kasi ng ganito. At sa Singapore niya 'to pinagawa. Sa Singapore yung kapartner niya. Kasi doon siya nag-aral ng 6 years, sabi niya sa akin. Tapos, yun nga. Alam niyo naman sa Singapore, magaganda ang talagang may quality. Tapos hanggang loob niya, ayun, meron siyang metal alloy doon sa loob. Ayun, kung nakikita niyo po, ayan.
Tapos ha, ang kagandahan pa nito ha, yung ano niya, parang gilagid, parang natural siya kapag ka ginlide mo yung ano, yung dila mo, parang ano, parang yung natural na ano natin, na gilagid. Kasi po, ang acrylic, ayun ay medyo mura. Tapos, kung wala ka na talagang ngipin sa lahat, ay ang best po na gamitin ay ang acrylic daw po. Ayun, kesa po sa dito. Kasi ito, sinusupport niya yung ngipin mo na natitira pa. Ayun ang kagandahan nito. Ayan, at yun lang po ang gusto kong i-share sa inyo. Ayan, yung ibang postiso po, dagdag ko lang po, yung ibang postiso, yung gilid-gilid niya, may itim. Siguro ano yun, ewan ko, dumi. Ganon. Pero yung sa akin wala. Kasi ano, pag nag-toothbrush ako, yung separate ko yung toothpaste nitong, ano, yung denture ko. Tapos, gumagamit din ako nito po. Polident, ayan, sa mga gumagamit ng postiso, gumamit po kayo nito. Mura lang siya, 100 plus sa Pilipinas, dito ay 9.50 ringgit. At ano, ibababad mo lang siya. Ibababad mo ng 3 to 5 minutes, tapos anlawan mo habang binabrush mo siya na open yung tap mo. Ayan, para po malinis ang ating denture, di po ba? Ayan, dagdag ko lang rin po na kapag tayo ay pustiso, mas maganda po ay hubarin po natin ang pustiso kapag tayo natutulog para po makapag-rest ang ating gums at saka ang ating bone. At kapag kapusot natin ang ating denture habang tayo natutulog, ay mahirapan po tayong mag-swallow ng ating saliva. Kaya po, nag-create siya ng breathing ground sa ating bibig at kaya nagkakaroon ng bacteria. Kaya mas maganda po, wag nating isuot kung maaari. Kaya po ako, meron ako nito. Ayan, bigay nung dentista sa akin. Ayan, dito ko tinatabi pag ako'y matutulog, tapos lalagyan ko ng tubig. Ayan. Mas maganda. Ayun, doon lang po nagtatapos ang aking video. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Kung may natutunan po kayo or nasihan sa aking video, sa mga hindi pa po nagsasubscribe, please subscribe po and don't bash me. Maraming maraming salamat po and God bless. Ayun. At kung kayo po ay may katanungan, pwede po kayong mag-comment down below. Maraming salamat po or kung kayo ay may suggestions, ayun po, paki-comment down below po. Salamat! At gusto ko rin pong sabihin na always be humble because we only live once. Bye-bye!